Babalik ang Lunch Out Loud! Thanks for coming, guys! Huling linggo na bago ang Mayo. Uy, birthday month ko. Yay! Paniguradong nagpaparamdam na si Judith! Nakakagigil yan si Judith na yan. Wala ka problema yan sa amin dito. Basta, sagutin mo lang ang tawag ko. Ako ang bahala sa'yo. Dito sa Sagot Mo, Sagot Ko! Sino ang tatawagan natin? Yay. Yan ay walang iba kundi si Ivan James Morante from Antipolo City. Uy, taga Antipolo. Hello sa inyo, mga taga Antipolo. Dito mag-overlooking dyan. Yes, yung cloud na. LA, Lower Antipolo. Siya ay, saan? Muntinlindilaw. Sitio Bulaw. Sitio Bulaw, Antipolo City. O ano ang... taas ata ito, taas ito. Medyo kabunduan. Upper Antipolo. Upper Antipolo. O MMK, pakibasa naman ang comment ni Ivan James. Eto na nga. Sana po ay isa ako sa mapili at matawagan niyo po Daddy Bills. Ako po ay humihiling sa inyong programa ng tulong pinansyal para po sa negosyong tindahan na sari-sari store para sa aking butihing ina. At sa aking pagkain at pangangailangan sa araw-araw dahil halos wala na kaming makain. Walang stable po na trabaho ang mga kapatid ko at pamilya, doon na po sila. Ako po ay bunso sa ayon ng magkakapatid at sana po ay matulungan niyo po kami. Minsan, kapos kami sa pagkain, walang sustansya at toyo, asin, kapilang ang inuulam. Sana po ay apilin niyo po ako para sa aking pamilya at sa aking buthing nanay at para din po sa aking ibang gamutan. Pagpalain po kayo ng puong may kapal. God bless you always, everyone, and keep safe po. Stay healthy sa lahat. Bubuo ng inyong programa. Maraming salamat po. Ivan James Morales. Napakasakit Morante, basahin sorry. Ng Morante. Sulat oh. Ng makaka... Rinig ka ng story na kumakain na lang ng kape para sa ulam, toyo, asin. Na-experience namin yan, Daddy Bills, lang kapataan namin tayo, nung wala na kaming makain. Kape, di ba? Kape. Tapos tinapay kape. Na lang minsan. Sasabaw sa kanin. Alam mo, pero masarap yun, oh. Oh, masarap naman, pero alam mo yung, pero alam natin na walang sustansya yan para sa totoo. Ating... Maraming mga tao talaga dito, sa Pilipinas especially, na hindi nakikita ng buong mundo kung ano talaga ang poverty sa bansa natin. Ay yung kabuhayan ng mga tao na wala masyadong negosyo pero kumakain na lang ng toyo, manggat, kanin, kung sausawan lang or whatnot, eh masakit. Alam mo yung masakit sa bansa natin, masakit sa mga kapwa natin. So sana masagot ni Ivan ang tawag ko at matulungan natin. Pero alam mo, Daddy Bills, kung ang mga may kakayanan lang na mga Pilipino ay tutulong dun sa mga walang-wala, walang magugutom na Pilipino. Tama. O sana. No? Sana. Pagdasal natin ang bansa natin ang bansa at ang mga tao din dito sa Pilipinas. Pero bago natin siya tawagan, ito muna, mag-usapan nga muna tayo para magaang naman ang usapan natin. Anong pagkain ang pwedeng kainin umaga man o gabi? Oh, easy. Ako, madali rin yung sa akin. Ano ba ang kinakain mo, Daddy Bills? Ano? Steak, tsaka itlog. Steak and eggs. Oy, pwedeng steak gabi. And eggs? Pwedeng gabi, pwedeng umaga. No, so, social naman? Walang kanin. Ang social naman, social. Steak and eggs? Steak and eggs. Pero pwede naman yung beef steak. Di ba? May onions, toyo, itlog. Oh. Ako naman. Si ikaw. Easy lang yan. Pizza. Pizza. Kasi shortcut yan sa word na pwede. So, pizza umaga, pizza gabi, pizza tanghali. Pizza. Ang sosyal naman ang kinakain ninyo. Oo. Kasi boyfriend ko kasi. Sino boyfriend mo? Sino ba boyfriend mo? Hindi mo maalala. Si Paeng. Ah, si Paeng. Si Paeng. Ilocano kasi si Paeng. Uy, Ilocano. Madala siya magluto. Nang? Oo, ng Ilocanong pagkain. Yung poki-poki. Oy, masarap yan. Oo, yung talong na ginisa. Hindi ko pa natitikman yan. Ilocanin mo, you should try that. Paanghang ba? Hindi. Magulay. Matry nga yan. Parang ensalada yan eh. Yes, parang ganun siya. Eh kami naman, kami ni Canor, mahilig kami sa
Seafood. Mahilig kami sa seafood. Oh. Anong klaseng seafood? Ang kinakain namin? Oo. Barko. Bakal yung kinakain yun? Barko. Kagabi nga, kumain kami ng submarine. Ang seafood niya, barko? Kaya nakita mo ganyan yung labi niya. Oo. Yung tinta ng barko. Hinangat-ngat yung mga ano. Ang pinaka-dessert namin, bangka. Oh. Ano yung ano? Yung salt and pepper, yung parang condiments niyo, ano yun? Kalawang? Oo. Pero ha, sa sobrang bait niya, binigyan niya ako ng whale. Oo. Uy, bawal yun, ding? Ay, yung hindi pala, shark. Binoneless na namin. Bawal? Galing. Bawal. Shark ka pa. Binigyan ka ng dikya. O sige na nga, bilis na lang. Okay. M.M.K., ikaw naman, anong pagkain mo sa umaga na pwede rin sa gabi? Itlog. Sige, ano, itlog. Pwede kayo mong breakfast, tanghali, gabi, itlog. Pansit kantong itlog! Pabili nga tayo ng itlog dyan mamaya. Ako naman, Daddy Bills, gusto ko kayong balitaan. Nagkabalikan na kami ni Philip. Ay, congrats! Ay, congrats! Wala na si Philip? Si Philip namatay. Ayaw nga! Wala ako. Natapakan mo sa leeg. Ano niyari? Si Philip, si may Fritz. Alaga kaming Komodo Dragon. Pinakain niya. Eh, sumama siya. Diyan sa pinakain. Komodo Dragon. So, nagkabalikan kayo ni Felix? Ni Felix. At ang paboritong kainin ni Felix, umaga, tanghali at gabi, ano? Kili-kili ng manok. Oo, alam mo, bumibili ako ng 50 perasong manok. Tapos kinukuha ko lang yung kili-kili. Hindi, ah, yung kili-kili. Sa wings. Yung ilalim. Pakpaks. Yung wings dito. Di ba, may wings. Yung ilalim ng wings, yun lang, kinukuha namin. Alam mo, mabuti pa, tawagan na lang natin yung mga... Parang katikinilaw. Sana matawagan natin at sumagot siya. Kinikilip na kalabang. O, ito na, tawagan natin, ha? Ayan. Hello po. Hello, may pakpak po na manok dyan. Gandang umaga po. Magandang tanghali, Ivan. Hello po. Yes po, Daddy Bill. Ayun! Hi, Ivan! Hello, magandang Ivan! Magandang tanghali, Ivan. God pwede bless. Ba tayo mag-video call? Opo, maraming salamat po. Perfect! Tawagan kita, ha? Sige, bye-bye! Excited siya. Ayan na. Video call na natin siya. Pausapin na natin si Ivan. Ivan James Morante. Feeling ko magda-dive ako. Hello po. Ivan! Po. Hi! Hello! Magandang tanghali. Ang ganda naman ang background mo. Puro Hello Kitty. Pag-inis ka lang po ng malis ng kwarto. Ivan! Hello! Bayani. Ito ang tropang lol kasama natin ngayon. At welcome! Salamat sa pagsagot mo. Oh, parang naiiyak ka na. Hindi pa tayo nag-uumpisa. Ba't naiiyak ka? Ba, marami ka bang pinagdadaanan, te? So, hindi ko po wala. Sige. Okay lang, wag ka mangingi ng pasensya sa amin. Okay lang, ilabas mo lang kung ano yung nararamdaman mo. Nandito naman ang tropang lol para suportahan ka at sana makatulong kami ng konti para sa iyo. Okay, Ivan, ano ba ang rason kung bakit nag-comment ka? Bakit? Nakatawag po ako dito sa lunch out lang po kasi wala po ko ngayon sa Ibulga dahil po sa pandemic. Simula po nung 2019. Tapos po, ang gagawin ko lang naman po yung para po sa maintenance po sa gamutan. Tapos kay mama po, sa maliit naming tindahan, madagdagan po. Wow. So, simula nung pandemic season na ito, last year actually, ay nawalan kayo ng trabaho, tama? So, wala kayong masyadong kita. Nabasa ko kasi yung comment nyo. Actually, binasa ni Ms. K. Brosas. Nagsabi ka kumakain kayo ng toyo, ng kape, asin. Tama ba? Bilang ulam nyo, no? Hindi na po, tatlong araw, sa isang araw, minsan dalawa, minsan isa lang po. Ilang kayo sa bahay? Ilang kayo sa pamamahay nyo? Bunso na po ako ngayon. Marami po kami. Bali po ang total po namin kapatid walo. Tapos, patay na po yung dalawa kong kapatid. Bali po ang buhay na lang po, anim.
Tapos ako na lang po yung walang pamilya. Ako na lang po yung walang asawa. Tapos ano po, actually po, meron po kayong maliit na tindahan, pero sa ngayon po, sarado po kasi wala po kami. Paninda. Wala pong pabuno. Okay. O sige, alam mo, pantawid gutom natin to. Sige, bibigyan kita ng 5,000 pesos para mapakain mo yung pamilya mo dyan. Sana kumuha ka ng maganda at masustansyang pagkain para sa iyong pamilya kasi hindi maganda para sa health natin yung mga ganyan. Pero siyempre, sakripiso tayo para sa buhay natin. At ikaw, halatang-halatang ginagawa mo para sa iyo at sa iyong pamilya. So, para sa groceries mo, may 5,000 ka. Ngayon, sabi mo meron kang sari-sari store, tama? Meron kayong sari-sari store na sarado dahil wala nang puhunan. Sa tingin mo ba, okay lang ba pag binigyan kita ng 5,000 pang puhunan sa ano, pansimula ulit? Pwede naman po, basta hindi naman po kung mag basta mapasaya ko lang po yung pamilya ko, lalo-lalo si mama, kasi mama nalang po yun. Ano ko rin, lakas ko eh. Ikaw rin, sabi mo, may karamdaman ka rin, syempre, para sa maintenance mo. Opo. Ano ba yung kailangan mong i-maintain? Ano kailangan mong tulong? Isa pa akong HIV positive po. Isa pa akong HIV positive. Ah! Noong September ng November lang po. 2020, nalaman ko po. Itong September lang? Last year? November po. November. Ah, so itong November mo lang nalaman na ikaw ay isang HIV positive. Opo. I'm sorry kasi ako, hindi ako masyado educated tungkol sa sakit na yon. Pero alam ko kasi na it's a serious sickness. Yes. And ang alam ko kasi, ate ha, Ivan, narinig mo ba ako? Opo. Okay. Ang alam ko kasi marami dati ha, sa buong mundo, when they say you are HIV positive, they are frowned upon. Yung parang ang sama ng tingin ng tao, judgmental ang mga tao pag naririnig nila ang isang tao, nandidiri ang mga tao. Pero sa totoo lang kasi, we have no right, wala tayong karapatan para manghusga ng kapwa at para mag-discriminate ng taong nagkaroon ng sakit. Tama. Totoo yan. So, Ivan, salamat sa lakas ng loob mo para ipagtapat sa buong mundo, especially ngayon nang nalaman mo. Because hindi ang tatama dyan po, mga kapatid, hindi lang yung sakit. Dyan po tatama yung mga problema, depression. Paano siya makakatulong sa family niya, na ganun na nga ay yung sakit niya. Paano siya tatanggalin? Kasi naiisip ko lang, ate, kami dito sobrang blessed, may trabaho kami o nagpapasaya kami ng tao araw-araw. Kaya ako, ate, ngayon pa lang meron ka na kasing 10,000 pesos. Sa akin mismo, gusto kong dagdagan po ng 10,000 para sa iyo at sa iyong nanay. Gusto ko kasi na gawa mo ng paraan na para pag-aralan ng mabuti ang iyong sakit. HIV ay something na kailangan talagang pag-aralan mo kung ano yung mga protocols at ano ang mga kailangan yung pero gawin. Pero livable naman po siya. Yes. Daddy Bills. Yes. Marami naman. I'm sure alam na rin ni ate yan, yung ganyan. Pero yung mga nanonood sa atin, kung gusto po ma-educate, no? Walang masama ma-educate na sarili. Meron na kaming advocacy ko kasi yan. Ano yun, Miss Kay? Oo, ang awareness. Take the test. Yung theredwhistle.com. The Red Whistle, visit niyo po sila. Andun lahat, makikita niyo. Pati yung mga projects namin. Yes. Ako, I'm proud to say that I have taken the test. Yes. Nag-test ako. May stigma kasi, no, Daddy yes, Bills? Yes, natatakot ang mga tao. Please, huwag tayong matakot. Gaya ako, natin. Daddy Bills, nagpa-HIV test na rin ako. Mm, diba? Negative naman, awa ng Diyos. Yung yes. Iba kasi natatakot sila pag sinabi nila, I am HIV positive. Yung iba kinakatakutan, pinandidirihan. Hindi po yan. Yes, no, wag po kayo mangdiri. Wag po. Hindi i-accept. Po yan. I-accept nyo po yan. Lahat po tayo, katulad ni Ivan, lahat po tayo ay anak ng Panginoon. Correct. Tama. Paalala ko lang sa'yo, bibigyan kita ng extra 10,000 para sa maintenance, para sa iyo, para sa iyong nanay. Tapos, may 5,000 ka pang puhunan para makapag-start ng konti sa iyong negosyo at
meron pang matitira para ma-blow out mo yung pamilya mo sa pagkain. Hindi Daddy na toyo, Bills. Hindi na yung mga ganun. Yes. Kasi nakikita ko siya, parang feeling ko ma-discard siya sa buhay. Yes. At nararamdaman ko, pag nagbigay pa ako sa kanya, alam kong pauunla din niya to. Palalago niya. Oo, palalaguin pa niya ito. Nararamdaman ko na di-discarte ka. Kasi alam ko, katulad namin mga LGBTQ, talaga ma-discarte kami sa buhay. Talaga, tumutulong kami sa mga magulang namin, mga kapatid namin. Kaya magbibigay din ako ng 10,000 piso. Wow. Yan po ay 30,000 na yan, ate. Hindi na masama. Sobra-sobra pa yan. Pero walang amount kasi ang pwede nating bigyan ng halaga kasi ang biyaya ng Panginoon at yan lang po ang kailangan natin. So, Ivan, ipagdadasal ka namin. Stay strong. Maging matatag ka lang. Mabuhay ka, ate, yung pamilya. Ito na lang ipromise mo, ha? Once na... na buksan nyo ulit ang inyong tindahan, picturean nyo, kasama kayo, yung buong pamilya kung pwede, at sabihin nyo lang sa amin na up and running na yung business nyo. At least, ma, yung pruweba lang na nakastart ulit kayo ng negosyo, parang nawala yata yung signal mo. Alam ko, pero nakikinig ka pa. Ayan, nakikinig ka pa. Basta yung picture, ipadala mo sa akin. Ha, promise? Apo, sobra po. Promise po. Again, maraming salamat for being strong. Sa pagiging pagkatotoo mo at sa pag-out mo sa lahat na nanonood that you are still a human being and you're still proud to live. Kaya God bless you. God bless you, Ivan. Mag-ingat kayo dyan. God bless you. At enjoyin nyo na yung ulam ng pagluluto nyo ng mga adobo, ng mga pritong isda. Basta, God bless gulay you. Gulay para masaya. Gulay para masustansya. Palakas ka, kapatid. Palakas ka, ha? Palakas ka. At tama yung sinabi mo, magdasal lang tayo lagi. God bless you. We love you. Bye-bye. We love you. Bye, Ivan. Salamat po. Hindi pa tapos ang Monday Noontime Bonding natin, mga katropang lol. Magbabalik pa ang Lunch Out Loud.